ayan, nagbabalik po ang kasosyo sa negosyo. So, pang negosyong recipe pa rin po tayo. At ngayon po ay gagawa tayo ng masarap na tinapay. Siyempre, isa po ito sa mabentang tinapay sa mga panaderya. At siyempre, ito lang po ang ating mga sangkap. Kailangan natin ng 1 half cup sugar. So, pwede pong white, pwedeng wash. 1 half teaspoon salt. 1 half tablespoon yeast. And then 1 teaspoon vanilla extract. Igamit din po tayo dito ng egg yellow food color. So, tansyahin nyo na lang po kung gaano kadilaw ang gusto nyo po. And then 2 tablespoon ng margarine. 1/4 cup ng milk powder. So, haluin lang po muna natin ito bago natin lagyan ng tubig. So, maglalagay na po tayo ng 3/4 cup ng tubig. So, imis lang po natin ito hanggang sa matunaw ang asukal. At kapag tunaw na ang asukal, ilagay na ang kalahating kilo ng third class na harina or 500 grams. So, ang ating dough or pabalat po mga kasosyo ay hindi po ito malambot. So, medyo matigas po ang masa po nito. So, wag po kayo magtataka kung medyo mahirap masahin siya. Dahil likas po na matigas po ang masa ng bagong bayan. So, after ko pong mamasa ito mga kasosyo ay ipapasada ko po ito. So, kung wala po kayong pasada, pwede nyo naman po ito na panipisin sa pamamagitan ng rolling pin. Kung wala kayong pasada. So, gagawa naman po tayo ng palaman. So, kailangan natin na 1 3/4 cup ng sugar. 2 tablespoon ng baking powder. 50 grams ng margarine. And then 1 cup ng water. So haluin lang po muna natin ito hanggang matunaw ang asukal. At kapag tunaw ng asukal, ilagay na natin ang 1/4 kilo or 250 grams ng breadcrumb. So ito po yung pulbos ng tinapay na usually nilalagay natin or niroroll natin sa pandesal. So ang tawag dito ay pulbos. At ilalagay na natin ang kalahating kilo ng third class flour. Kayo po mga kasosyo, kung gusto nyo pong kulayan ang palaman, pwede din naman. Gusto nyong kulayan ito ng pula or dilaw, ay aba pwedeng pwede po. So ako hindi ko po siya kukulayan. So, ito na ang ating palaman. So, iroroll ko lang po ito ng pahaba. And then, pinasada ko rin po ang ating pabalat. Or ang ating dough. So, sabi ko po kanina, kung wala po kayong pasada, pwede nyo po itong panipisin sa pamamagitan ng rolling pin. Kasi may ininipis pa po ito. And take note po, dapat po matigas po ang masa. Medyo matigas ang masa ng ating pabalat. So, and then, dadampian lang po natin ito ng tubig. Babasain lang po natin ito para dumikit po ang ating palaman. Wishik-wishik lang mga kasosyo. And then, hagud-hagurin nyo po. And then, ipatong na natin ito dito.
Alright, so i-roll na natin ito. So, pwede pa itong umaba, pwede pa rin itong lumiit. Pwedeng liitan natin ito ng bahagya kasi medyo mataba siya. So, hatiin natin, pahabain natin ang bahagya. Alright, so ikat na po natin ito kung gaano kalaki ang gusto nyo na paninda. So ngayon, pinanyahan ko lang po itong ating baking sheet ng vegetable lard or shortening. So, and then ready na po ito para i-bake natin. And then, so babanyahan po natin ito para medyo glossy ang ating pabalat. So, isang itlog lang. And then, lalagyan natin ito ng food color. Egg yellow food color. Asa sa inyo kung gusto nyo medyo orange ang pabalat nyo o dagdagan nyo. Pero kung gusto nyo medyo light lang or yellow lang, yan, tamang-tama lang. So, babanyahan po natin ito isa-isa hanggang maubos nating mabanyahan. Alright, so bibake na po natin ang mga kasosyo sa 200 degrees Celsius for 20 to 30 minutes. Depende pa rin po sa oven na gamit nyo po. And then after 30 minutes, ito na po ang ating bagong bayan bread. Ito po ay masarap sa kape. Yan po dapat ang ilalim po niya may swelo. So, take note po mga kasosyo, dapat po yung pabalat natin medyo matigas din pag naluto na. Yan. So, alright mga kasosyo, maraming salamat po sa panonood. Sana po nagustuhan nyo po ang recipe ko ngayon. Thank you for watching. Sana po huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe kung nagustuhan nyo po ang video na ito. At kung hindi nyo man nagustuhan, mag-subscribe pa rin kayo. Thank you for watching. Bye! Abangan nyo pa po ang susunod ko pang video.